Ang malinis na tubig ay mahalaga sa kalusugan ng tao. Kung ang tubig ay madumi, ito ay maaaring makapagdulot ng sakit tulad ng diarrhea, typhoid fever, dysentery, cholera, at iba pa. Saan nga ba nagmumula ang maruming tubig? Ang maruming tubig mula sa bahay ay kadalasang nanggagaling sa pinaghugasan sa kusina, pinagliguan, o pinaglabahan. Ang maruming tubig na ito ay dapat na dumaraan sa sewerage system. Samantala, ang tubig na ipinaflush sa mga toilet na naglalaman ng dumi at ihi ay dapat na napupunta sa septic tank. Ang septic tank ang pangunahing mekanismo laban sa wastewater pollution. Kaya ito ay dapat na sementado, mayroon tatlong chambers at sealed bottom upang maiwasan ang pagtagas ng maduming tubig. Ang mga putik o sludge na naiwan sa septic tank ay hinihigop ng mga dislodging trucks. Mahalaga na mahigop ang sludge isang beses kada 3-5 taon o kung ito ay umabot na sa kalahati ng sukat ng septic tank upang maiwasan ang pag-apaw ng dumi. Dapat din may kakulang permits ang mga kumpanya magsasagawa ng dislodging upang masigurong ito ay may dadala ng ligtas sa septage treatment plant. Katulad sa mga kabayan, ang maraming tubig mula sa toilet ng mga commercial establishments ay dapat ding dumidiretso sa septic tank. Ito ay dapat na konektado sa sewerage system o sa on-site sewage treatment plant upang masiguradong ang tubig ay malilinis bago ibalik sa kapaligiran. Ang mga sludge naman sa septic tank ay dapat ding regular na ipinahihigop sa mga dislodging trucks. Samantala, ang maraming tubig mula sa mga hotels, restaurants at iba pang gusali ay dapat na dumadaan sa oil and grease trap. Ang oil and grease trap ang nagsasala ng mga mantika, sebo at grasa mula sa maraming tubig. Ang mga dumi namang hinihigop ng mga dislodging trucks mula sa mga kabahayan at gusali ay dinadala sa septage treatment plant. Ang septage treatment plant ay isang pasilidad na gumagamit ng mga teknolohiya at makina upang linisin ang maduming tubig ng muling mapakinabangan o ligtas na may balik sa kalikasan. Mula sa truck, ang sludge ay ipapasok sa septage acceptance unit na siya maghihiwalay ng malalaking basura at bato na napasama sa dumi. Ang nasalang sludge naman ay mapupunta sa dewatering equipment na maghihiwalay sa liquid at biosolid na komposisyon nito. Ang biosolid na nakuha ay ginagamit bilang soil conditioner o pataba sa lupa. Ang tubig naman ay daraan pa sa ibang proseso upang malinis ito ayon sa pamantayan na nakasaad sa DENR Administrative Order 2016-08. Ang tubig na nalinis ay maaari nang gamitin na pandilig sa mga halaman o panghugas ng sasakyan. Ligtas na rin itong ibalik sa ilog o lawa. Ang Clean Water Act ang punong batas na nagpapatupad ng mga patakaran upang mapanatili ang kalidad ng mga anyong tubig at maiwasan ang pagkasira nito. Ang maling pagtatapon ng maraming tubig ay meron ding kaukulang parusa ayon sa batas. Kaya naman, ang EnviroConsult Equipment and Services Incorporated ay sinisiguro na ang wastewater ay nakokolekta ng tama sa oras at sumasailalim sa paglinis sa pamamagitan ng pagsasagawa ng dislodging operations araw-araw sa iba't ibang panig ng bansa. Gayun din ang pagtatayo ng mga fully mechanized septage treatment facilities upang malinis at maling magamit ang wastewater. Panata ng EnviroConsult na gumawa ng malinis at maliwalas na kapaligiran para sa kasalukuyang henerasyon at susunod pa.